Ko ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 167. Gusto mo bang makipagbalikan sa akin? Tinukot ni Kai, Faye, at Henry si Cyrus. Pagkatapos dinala nila ito sa bahay ni Henry, gusto sanang sorpresahin ng tatlo si Charles. Subalit, pagdating nila, agad na lumuhod si Charles sa harap ni Cyrus. Doon nila nalaman na si Cyrus pala ang boss ni Thomas. Halos lahat ng nasa lungsod ng Santa Cruz kilala kung anong klaseng tao si Thomas. Sa tuwing naririnig nila ang pangalan nito, bumibilis ang tibok ng kanilang puso. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, si Cyrus pala ang boss ni Thomas. Mahirap mawari kung anong klase ng kapangyarihan ang mayroon siya. Natigilan si Kai, Faye, at Henry nang malaman nila ang tunay na pagkatao ni Cyrus. Gustong humingi ng tawad ni Kai nang malaman niya ang katotohanan. Diyos ko! Bakit ba ang tanga ko para gawin ang mga ganitong bagay? Bakit ilang beses? Kung binangga si Cyrus. Ang tanga ko talaga. Nanginginig si Faye at hindi siya makagalaw sa kanyang pwesto. Tinignan niya si Cyrus na nakaupo sa sopa habang naluluha ang mga mata. Kahit hindi makapaniwala si Faye na si Cyrus pala ang boss ni Thomas, inaamin niyang nakakagulat ang nakita niyang reaksyon ni Charles. Sa pagkakataong ito, bamantong hininga si Cyrus nang makita niya ang itsura ni Faye. Si Faye ang babaeng minsang minahal ni Cyrus ng buong puso pero pinagtaksilan siya ng babaeng. Ito dahil lang mahirap siya. Bukod pa roon, patuloy pa rin ginugulo ni Faye ang buhay ni Cyrus at paulit-ulit niyang pinapahiya ang lalaki kahit matagal na silang pagkahiwalay. Tinatawanan niya ito sa tuwing may pagkakataon. Hindi lang iyan, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para gawing impyerno ang buhay ni Cyrus. Mukhang sa mga mata ni Faye, walang kwenta si Cyrus, isang lalaking na ang buhay ay isang kahig, isang tuka. Hindi dapat maging maganda ang buhay ni Cyrus at hindi siya pwedeng makahanap ng girlfriend na hihigit kay Faye. Nang mapagtanto na ganito mag-isip ang babae, talagang nadismaya si Cyrus sa kanya, Faye. Biglang nagsalita si Cyrus sa isang mahinang boses. Napabagsak si Faye sa sahig habang namumulta ang mukha. Inangat niya ang kanyang maselang mukha, naluluha ang kanyang magagandang mga mata. Hindi niya kayang itaas ang kanyang noo. Sa halip, nagmukha siyang nakakaawa at desperada sa pagkakataong ito. Ka Cyrus, sino ba ka ba talaga? Nauutol siya nang tanungin niya si Cyrus. Kita ang pagkalito sa kanyang ekspresyon. Bakit mo kailangang malaman? May kinalaman ba ito sa iyo? Blanko ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus nang sumagot siya. Pinakiusapan mo si Charles na magpanggap, hindi ba? Imposibleng ikaw ang boss ni Thomas. Nagalit si Faye ng kaunti habang sinisigawan niya si Cyrus. Nang marinig ang sinabi ng babae, hindi mapigil ang sumingit ni Charles. Ha? Magpanggap? Nakakatawa ka naman. Tinignan ni Charles si Faye nang may panghahamak, ako na ang magsasabi sa iyo, si Mr. De La Cruz ang chairman ng Prosper Group at pagmamayari niya ang maraming kumpanya sa buong bansa. Ibig sabihin, hindi lang si Mr. De La Cruz ang boss ni Mr. Dionisio, siya rin ang boss ng marami pang iba. Sa tingin mo ba ang isang gaya ni Mr. De La Cruz na may $100 million assets ay kailangang magpanggap sa harap ng isang hampas lupa na gaya mo? Sa totoo lang, kaunti lamang ang nalalaman ni Charles sa pagkatao ni Cyrus. Kakaunting bahagdan lamang ng tunay na pagmamayari ni Cyrus ang nabanggit ni Charles. Sa totoo lang, ang assets ni Cyrus ay nagkakahalaga ng $1 billion o 1 trillion, subalit pwede na rin ang 100 milyon para mapa-address ang isang gaya ni Faye. May 100 milyon na assets si Cyrus. Napatitig si Faye kay Charles na para bang hindi makapaniwala. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pwedeng totoo ang bagay na ito. Hindi sumagi sa isip ni Faye kahit kailan na magiging bahagi si Cyrus ng pinakamayayamang tao sa henerasyong ito. Imposible ang sinasabi mo. Nagsisinungaling ka. Sumigaw si Faye habang umiiling para bang luluwa na ang kanyang mga mata sa puntong ito. Itinuro niya si Cyrus at idineklara niya sa isang malakas na boses, matagal kaming naging magkarelasyon ni Cyrus. Bakit naman hindi ko malalaman kung anong klase siyang tao? Hindi siya mayaman. Mas mahirap pa siya sa kahit sinong. Mahirap na kilala ko. Totoo ngang mahirap pa ako noong tayo pa pero wala namang nananatiling mahirap sa buong buhay nila.
Cyrus, saan mo nakuha ang perang iyan? Bakit kilala mo si Thomas? Ano ba ang nangyayari? Sinigawan ni Faye si Cyrus, tila ba nagwawala siya? Kailangan ko bang ipaliwanag ang mga ganitong bagay sa iyo? Nanliit ang mga mata ni Cyrus pero kalmado lang ang kanyang boses nang tumanggi siya. Wala nang magawa si Faye. Napaupo na lang siya at napaisip sa loob ng ilang sandali. Kailangan niyang maintindihan kung ano ang nangyayari. Alam ni Faye na wala namang dahilan si Charles at Cyrus para lokohin siya. Wala pa lamang sa kilos ni Charles kay Cyrus pati na rin ang katotohanan ng parang. Ibang tao si Cyrus sa eskwelahan, ibig sabihin may nagbago nga talaga. Habang iniisip ito, nagsimula ng maniwala si Faye na isa talagang mayamang lalaki si Cyrus na nagpapanggap lang na mahirap. Napagtanto ni Faye na masyado siyang tanga para makipaghiwalay kay Cyrus para kay Kai. Subalit sa tingin niya, hindi pa naman huli ang lahat para makipagbalikan kay Cyrus. Sa puntong iyon, para bang naging ibang tao si Faye. Pamulong siya ng malambing kay Cyrus. Cyrus, alam kong nagkamali ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Patawarin mo ako. Kumagalpak sa tawa si Cyrus nang marinig niya ang sinabi ni Faye, nagtataka siya kung ano ang susunod nitong sasabihin. Cyrus, alam kong nagkamali ako. Hindi ba nagpustahan kayo ni Kay ngayon? Basta ba lumuhod si Charles sa harap mo, panalo ka. Kaya ngayon, dapat na rin akong bumalik sa tabi mo, hindi ba? Biglang naalala ni Faye ang sinabi ni Cyrus kay Kay kanina. Sa tingin niya, kahit naging mayaman na si Cyrus, mahal pa rin siya ng lalaki. Kung hindi, imposible namang makipagpustahan ito kay Kai. Kahit mayaman si Kai, 10 milyon lang ang assets na mayroon siya. Samantala, ibang level si Cyrus sa pagkakaroon ng 100 milyon na assets. Walang wala si Kai kumpara kay Cyrus. Mabuti na lang nagpustahan sila. Ngayon, pwede ko nang iwan si Kai at makipagbalikan kay Cyrus. Ang swerte ko talaga. Haha. Oo, nagpustahan nga kami ni Kai. Tinignan ni Cyrus si Faye saka siya tumango. Nasabik si Faye nang marinig ang tugon ni Cyrus. Inisip niyang kumpirmasyon ito na may espasyo pa rin siya sa puso ng lalaki. Cyrus, nakipagpustahan ka kay Kai para makipagbalikan sa akin, hindi ba? Napagtanto kong nagkamali ako kaya gusto ko sanang humingi ng tawad. Gusto ko nang bumalik sa iyo. Pangako, hindi. Kita pagtataksilan sa buong buhay ko. Sasamahan kita habang buhay, kumakbang si Faye papunta kay Cyrus. Habang sabik na sabik ang ekspresyon sa mukha, hindi mapigil ang tumawa ni Cyrus. Gusto mo akong makasama habang buhay? Oo, gusto kitang makasama habang buhay. Napag-isipan ko na ang lahat. Cyrus, ikaw lang talaga ang tunay na nagmamahal sa akin at ikaw pa rin naman ang laging nilalaman ng puso ko. Pinagbantaan lang talaga ako ni Kai na makipaghiwalay sa iyo dati. Ayaw ko namang tapusin ang relasyon natin. Sa totoo lang, hindi ko naisip kahit kailan na iiwan kita. Kasalanan ito lahat ni Kai, sambit ni Faye na parabang nababalisa. Oh, talaga ba? Hindi ba sinabi mo na ayaw mo na sa akin dahil mahirap ako? Mababa ang boses ni Cyrus nang questionin niya ang babae. Hindi iyan ang tunay kong nararamdaman. Pinagbantaan lang ako ni Kai. Siya ang pumilit sa akin na ipahiya ka ng paulit-ulit. Cyrus, sa totoo lang, habang inaapi ka ni Kai, mabigat na mabigat ang loob ko pero wala akong magawa. Dahil sa estado ni Kai, naisip kong hindi natin siya kayang suwayan kaya nakipaghiwalay ako sa iyo para protektahan ka. Maniwala ka sa akin. Nagpaliwanag si Faye kay Cyrus, puno ng luha ang kanyang mga mata. Sa tabi ni Cyrus, hindi mapigil ang matawa ni Charles nang marinig niya ang sinasabi ni Faye. Nako, napakagaling talagang umarte ng babaeng ito. Halos. Maniwala na ako sa kanya. Cyrus, alam kong hindi ka maniniwala sa sinabi ko pero mapapatunayan ng panahon ang pag-ibig ko sa iyo. Cyrus, pakiusap, pwede mo ba kung bigyan pa ng isang pagkakataon? Bakit hindi na lang natin balikan ang isa't isa? Malambing na hinawakan ni Faye ang hita ni Cyrus habang kumikislap ang mga mata. Tinignan ni Cyrus si Faye. Nag-alangan siya sa loob ng 2 segundo. Sumunod, tumugon siya sa isang banayad na tono, sige, gawin natin iyan. Balikan natin ang isa't isa. Nang marinig ni Charles at Faye ang sinabi ni Cyrus, nagitlas silang dalawa at hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Duwala ni isa sa kanila ang umaasa na papayag agad si Cyrus na makipag-ayos kay Faye. Habang nakatayo, litong-lito si Charles sa
nangyayari. Seryoso ba talaga si Mr. De La Cruz? Salba ang babaeng ito. Bakit naman makikipagbalikan siya? Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Cyrus, di totoo ba ang sinasabi mo? Gusto mo ba talagang makipag-ayos sa akin? Sabik na nagtanong si Faye. Kumikinang ang kanyang mga mata sa gulat. Oo naman. Hindi naman ako ang tipo ng taong mahilig magbiro. Huling tumango si Cyrus, ganoon pa man walang makikitang emosyon sa kanyang mukha. Kabanata 168. Nabawi ang nawala sa kanya ang sinabi ni Cyrus ay nagsanhi kay Faye na maging masaya. Hindi siya makapaniwala na talagang papayag si Cyrus na makipagbalikan sa kanya. Siya ay nabalot ng saya. Sabi na, hindi ako makalimutan ni Cyrus eh. Haha. Kahit na nanggaling si Kai sa isang mayamang pamilya. Wala lang ang kanyang kayamanan kumpara kay Cyrus. Ang saya-saya ko ngayon kahit na kailangan kong wakasan ang relasyon namin ni Kai. Diyos ko, ang swerte ko talag. Hindi ko inasahan na girlfriend ako ng ganito kay Omen na lalaki pagkatapos matalo sa taya. Haha. Hindi mapigilan ni Faye na matuwa sa kanyang isipan. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mga luha, lumapit kay Cyrus at sinabi ng may kaawa-awang itsura. Cyrus. Pagkatapos ng marami pinagdaanan itong mga nakaraang araw, sa wakas ay alam ko na ang taong talagang mahal ko ay ikaw. Nakipaghiwalay lang ako sa iyo dahil pinilit ako ni Kai. Oh, talaga ba? Tanong ni Cyrus ng may poker face pagkatapos niyang tumingin kay Faye. Sinasabi ko ang totoo. Kasalanan ni Kai ang lahat. Binyantaan niya ako at sinabi na hindi niya ako pakakawalan maliban na lang kung papayag akong maging girlfriend niya kaya wala akong ibang magagawa kung di ang pumayag. Sinusubukan lang kitang protektahan, huminga ng malalim si Faye. Pagkatapos ay yumakap sa braso ni Cyrus. Anyway, ang lahat niyon ay nakaraan na. Maayos na ang lahat. Ngayon at sa wakas ay nakabalik na ako sa iyo. Cyrus. Nangangako akong hindi na kita iiwan pa ulit. Buong buhay kitang sasamahan. Ang plano mo ba ay samahan ako habang buhay o samahan ang pera ko habang buhay? Tanong ni Cyrus ng may malit na ngiti. Si Faye agad na nabigla at nagtanong ng mahina, anong ibig mong sabihin doon? Siyempre gusto kitang makasama habang buhay. Kailan pa ako nagkaroon ng paki kung may pera ka o wala? Pinili na. Kita maging boyfriend kahit noong mahirap pa ka, hindi ba? Oo, tumango si Cyrus at tinulak si Faye palayo. Cyrus, tinutulak mo ba ako? Nagkabalikan na tayo ulit. Hindi mo ba ako na-miss noong magkahiwalay? Tayo. Sinubukan pa rin ni Faye na mapalapit kay Cyrus. Natawa si Cyrus sa sandaling makita niya ito. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, inangat niya ang kanyang kamay at sinampal si Faye sa mukha. Dahil doon, ang kwarto ay napuno ng nakabibinging sigaw. Si Faye, na nakakaramdam ng sakit, ay sumigaw kasabay ng pagbagsak niya sa sahig. Pinigyan siya ni Cyrus ng malakas na sampal bilang pagpapahayag ng lahat ng pinipigil niyang inis na mayroon siya kay Faye nitong mga nakaraang araw. Kung hindi niya nakuha ang pamana ni Sebastian o wala ang tulong ni na Thomas at Jonathan, alam niya na ang pita na ito ay pinatay na siya ngayon. Ang lahat ng mga kinilos niya mula sa pagsisi sa kanya bilang magnanakaw hanggang pagdala sa kanya kay Charles ay palaging naiisang layunin ang bumagsak ang buhay ni Cyrus at nang siya ay mamatay. Nag-iisip, hindi maintindihan ni Cyrus kung paano nagawa ni Faye na maging malupit at lubos na kinamuhian ang babae. Gayunpaman, totoo nga na baliw si Cyrus kay Faye dati. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para mag-ipon ng pera at kumain lamang ng tinapay. Araw-araw para lang mabilhan si Faye ng bestida. Si Faye, sa kabilang banda, ay hindi pinasalamatan ang lahat ng ginawa ni Cyrus para sa kanya. Ang nakuhang kapalit ni Cyrus ay ang pagtataksil niya at ang lahat ng patibong na ginawa ni Faye para pahirapan ang buhay niya. Kaya, nakaramdam si Cyrus ng poot noong sinabi ng mukhang pera na babaeng ito na gusto siya nitong makasama habang buhay. Kahit na siya ay nasampal, hindi pa rin naglakas loob si Faye na mainas sa harap ni Cyrus. Nang may tahimik na boses, nagtanong siya, bakit mo ako sinampal, Cyrus? May nagawa ba akong mali? Dapat lang sa'yo yan, walang hiyang pita. Gusto lang kitang sampalan. May problema ka ba? Kutsa sa kanya ni Cyrus ng may poker face dahil doon, si Faye ay natuliro. Mabilis siyang sumagot, oo, tama ka. Dapat lang sa'kin yun.
Sige lang, sampilan mo lang ako hanggat gusto mo. Isang ngiwi ang lumitaw sa mukha ni Cyrus habang siya ay nakatitig kay Faye. Iniisip kung paanong nababaliw si Faye para sa pera para lang maging. Handa na tanggapin ang kanyang mga sampal. Mukhang handang gawin ni Faye ang lahat para sa pera kahit na isakripisyo pa niya ang sarili niyang dignidad. Faye, nandidiri ako sa'yo. Hindi pa ako. Kailanman nanakit ng babae pero hindi ko mapigil ang sampilan kabilang babala. Sana ay natutunan mo na ang leksyon mo at huwag nang magpakita pa sa harap. Ko, nakuha mo, sabi ni Cyrus kay Faye nang may seryosong mukha. Cyrus, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't kababalik lang natin? Maayos na tayo, hindi ba? Sigaw ni Faye, ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa matinding pagkabalisa. Oo, kababalik lang natin, pero ngayon. Iniiwalayan na kita. Tumayo-layo ka na sa akin mula ngayon. Wala na tayong kinalaman pa sa isa't isa. Naintindihan mo, sagot ni Cyrus sa isang mahinang boses. Anong nangyayari? Bakit ka pumayag na? Makipagbalikan sa akin kung balak mo rin ako ang hiwalayan. Ginagawa mo akong katatawanan, ano? Sumigaw si Faye dahil sa matinding galit. Hindi mapigilan ni Cyrus na matawa noong marinig niya ang sinabi ni Faye. Ginagawa kitang katatawanan. Pumigil ka nga, Faye. Simula noong maghiwalay tayo, hindi na ako nagkaroon pa ng pakialam sa'yo. Ayaw na nga kita makita dahil nasusuka ako sa tuwing nakakausap kita. Bakit pumayag ka pa rin na makipagbalikan sa akin? Bakit ka nakipagtayaan ng ganoon kay Kai? Tanong ni Faye kay Cyrus sa isang malamig na boses. Nakipagtayaan ako sa kanya dahil gusto kong mabawi ang dating nawala sa akin. Dati ay nawala ang dignidad ko dahil sa pera pero ngayon, nabawi ko na. Nawala ka sa akin dati dahil sa pera pero ngayon, nabawi na kita. Sadyang hindi ka na mahalaga sa akin kaya hiniwalayan kita. Naintindihan mo ba yon? Paliwanag ni Cyrus kay Faye, ang kanyang mukha ay tila walang emosyon. Alam ko, napaluhod si Faye sa sahig sa pagkatulala, bumubulong. Mula ngayon, ayaw na kitang makita pa ulit. Huwag mong pag-isipan na ulitin ako, kung di, nangangako akong hindi ako maaawa sa'yo, muli siyang binalaan. Ni Cyrus, ngunit ngayon ay mayroon siyang nanginibabaw na tono na parabang siya ay naging ganap na ibang tao. Tumaas ang mga balahibo ni Faye noong tumingin siya kay Cyrus, ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Magsisisi ka rin, Cyrus. Nanggigil si Faye at sumigaw kay Cyrus, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sumagot si Cyrus ng matamlay, bakit naman? Dahil ayaw kong makipagbalikan sa'yo. Nakakatawa ka. Magsisisi ka rin. Ang jigo mo, turn ina mo. Nagpatuloy si Faye sa pagsigaw kay Cyrus ng may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makita ito, natawa si Cyrus at tumalikod pagkatapos ay naglakad palabas ng kwarto nang walang iniisip. Napasulyap si Charles kay Faye pagkatapos ay umalis sa bahay ni Henry kasama si Cyrus. Cyrus, magsisisi ka rin. Ang nababaliw na mga sigaw ni Faye ay muling maririnig sa bahay sa sandaling umalis si Cyrus. Nang sundan ni Charles si Cyrus palabas ng bahay ni Henry, nilapitan niya si Cyrus at magalang na nagtanong, Mr. De La Cruz, gusto mo bang ihatid kita? Pauwi. Hindi na, salamat. Kailangan kong mapag-isa, sagot ni Cyrus. Sige po, napatango si Charles at naglakad palayo. Nagpatuloy si Cyrus sa paglalakad sa kalsada ng mag-isa. Tumitingin sa mga kotseng dumadaan, pakiramdam niya ay wala ng bigat sa kanyang tiyan. Marahil ito ay dahil pwede na niyang tanggalin ang kahihiyan na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan pag Kate Pose ilantad ang tunay niyang pagkatao. Sa kabila noon, hindi nakaramdam ng tuwa si Cyrus pagkatapos mag-higanti kina Faye at Kai. Sa halip, mayroon siyang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Alam na nagawa lang niyang makapatong sa tuktok dahil sa kayamanan na hindi niya inaasahang mamana. Kung di dahil doon, hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataon na bumawi sa dalawa. Pagkatapos mag-isip ng sandali, napabuntong hininga si Cyrus at nagpatuloy na maglakad pa uwi. Beep! Beep! Nang bigla, isang busina ng kotse ang maririnig sa likod niya. Tumigil si Cyrus sa paglalakad at agad na. Napatingin sa likod, nagulat nang makakitat ng isang itimi na Mercedes-Benz sa likod niya. Marahan na bumaba ang bintana ng kotse. Nagpapakita ng isang magandang babae. Pumasok ka at sumama ka sa akin pauwi, sabi ng babae habang kinakawayan niya si Cyrus mula sa loob ng kotse. Kabanata 169.
Amy Lloyd. Kalagitnaan na ng hating gabi noong may tumigil sa tabi ni Cyrus na Mercedes-Benz sa gilid ng kalsada. Ang babae sa kotse ay binaba ang bintana at sumigaw kay Cyrus, "Pumasok ka sa kotse at sumama sa kin pauwi." Si Cyrus ay mukhang nalilito noong tumitig siya sa agandang mukha ng babae. Nang may kunot sa kanyang noo, napatanong siya, "Kilala mo ba kong sino ako?" "Hindi, hindi kita kilala," mabilis na sagot ng babae. "Kung ganun, bakit mo sinasabi sa kin na pumasok sa kotse at samahan kang umuwi?" Si Cyrus ay mas nagtaka. "Kainom ko lang ng wine sa bar, kaya gusto ko sanang ipagmaneho mo ako pauwi kung sakaling tanungin ako ng mga pulis na magsagawa ng sobriety test sa daan. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pera bilang gantimpala. Ayos lang ba yun?" Paliwanag ng babae kay Cyrus sa isang mahinang boses. "Oh, naintindihan ko," tumanggo si Cyrus. Pagkatapos ay sinabi ng may poker face, "Well, pasensya na. Maghanap ka na lang ng ibang driver. Kailangan ko nang umuwi ngayon, eh. Dali na. Hindi naman ako pupunta sa Yukon kaya kung maghanap ng ibang driver. Hindi naman na malayo ang bahay ko mula rito. Pwede kitang bigyan ng $80. Ano sa tingin mo?" Ang mukha ng lasing na babae ay pulang-pula at nagsasani sa kanya na mas magmukhang kaakit-akit sa ilalim ng liwanag ng streetlight. Pinalak ni Cyrus na tumalikod at iwanan ang babae, ngunit pagkatapos maisip kung paano silyang magsisisi kapag may nangyaring masama sa babae sa daan, pumayag siya at naglakad papalapit sa kotse. Sa sandaling mapagtanto ng babae na pumayag si Cyrus at papalapit na sa kanyang kotse, mabilis niyang binuksan ang pinto at umalis ng driver's seat. Sa sandaling iyon, si Cyrus ay lubos na namangha sa magandang babae sa harap niya. Ang mahaba at makinang na buhok ng babae ay nakatali, pinapakita ang kanyang payat at makinis na leeg. Ang mga hikaw sa kanyang tenga ay lubos na. Pinapaganda ang kanyang katangian, habang ang itim na damit na mayroon siya ay pinapakita ang kanyang magandang katawan at hugis, pinapakita ang malaki niyang dibdib. Naglabas siya ng isang kaakit-akit na aura at ang kaniyang mga pisngi ay namumula dahil sa alak, ang makinis niyang mga binti ay tila mas kamaba dahil sa kanyang mga takong. Sa isang iglap, nagsalita ang babae sa isang mahinang boses, "Bakit tulala ka lang dyan? Pumasok ka na sa kotse." Nang marinig ito, mabilis na sumagot si Cyrus ng may awkward na ngiti, "Sige." Binuksan niya ang pinto ng kotse at umupo sa driver's seat. "Ituturo ko sa iyo ang daan. Gawin mo lang ang sasabihin ko." Umupo ang babae ng nakadekwatro sa passenger seat. Sa sobrang kinas at kaakit-akit ng mga binti niya ay hindi maalis ni Cyrus ang kanyang tingin sa mga iyon. Nang mapansin na nakatitig lang sa kanya si Cyrus at hindi sumasagot sa kanyang mga sinabi, sumimangot ang babae at bumulong, "Hoy! Bakit nakatitig ka lang sa mga binti ko? Nagkagusto ka ba agad sa kin o kung ano?" Nang marinig iyon, nahiya si Cyrus at sinabi, "Hindi, nagkakamali ka." Pagkatapos noon, pinatakbo na niya ang kotse. "Ano ang pangalan mo? Nagkita na ba tayo dati? Mukha kang pamilyar," lumingon ang babae upang tumingin kay Cyrus at nagtanong ng may nagtatakang ekspresyon sa kanyang mukha. "Ang pangalan ko ay Cyrus Bowman," sagot ni Cyrus. "Well, siguro nga ay hindi pa tayo nagkita dati. Ngayon ko lang narinig ang pangalan na yan." Bahagyang umiling ang babae. "Ang pangalan mo?" Tumigil ng sandali si Cyrus bago tanungin ang babae sa isang mahinang boses. "Amy Ward." Agad na napanganga si Cyrus sa sandaling marinig niya ang pangalan na iyon. Hindi makapaniwala, lumingon siya upang tumingin sa babae at nagtatanong, "Amy, isa ka bang estudyante sa Laguna University?" "Oo, kilala mo ako," si Amy ay natuliro. "Diyos ko, ikaw nga." Hindi mapigilan ni Cyrus na mapasigaw sa ganap na pagkagulat sa sandaling kumpirmahin ni Amy ang kanyang sinabi. "Anong problema? Ganoon ba ako kasikat sa Laguna University? Bakit parang gulat na gulat ka?" Pinuksan ni Amy ang kanyang mga labi at bumulong. "Noong unang nag-aral si Sir sa Laguna University, marami na siyang naririnig tungkol kay Amy. Sinasabi nila na si Amy ay isang campus beauty pati na rin isang internet celebrity na mayroong 50 million na followers sa social media. Dagdag pa roon, si Amy ay sinasabi nilang isang lesbian na paboritong pinag-uusapan ng mga tao dahil iyon ay talagang hindi makatotohanan. Isa rin akong estudyante sa Laguna University. Marami akong naririnig tungkol sa iyo sa school. Sabi nila ay isa kang internet celebrity. Totoo ba yun?
Tanong ni Cyrus kay Amy ng may ngiti. Internet celebrity. Well, oo, sabi ng firm ay para yun sa publicity purposes. Sa tingin ko ang dahilan kung bakit ka nagulat na makita ako ay dahil narinig. Una isa akong lesbian, tama ba? Diretsong tanong ni Amy kay Cyrus. Natuliro si Cyrus dahil hindi niya alam kung paano sisigot sa tanong niya. Pagkatapos ng maikling sandali, nahihiya siyang nagtanong, totoo ba? Oo, totoo. Isa akong lesbian. Walang alinlangan ang sagot ni Amy. Leon ay nagsanhi kay Cyrus na panandali ang matuliro. Napabuntong hininga siya ng mahina at napatingin sa malaking dibdib at makinis na mga binti ni Amy. Oh, ang hot niya talaga. Sayang lang at isa siyang lesbian. Babae lang ang gusto ko. Wala akong interes sa mga lalaki kaya huwag ka nang magtangkang magkagusto sa akin. Pulong ni Amy kay Cyrus. Huwag kang mag-alala. Ang isang internet celebrity na tulad mo ay hindi naman magkakagusto sa isang tulad ko, eh. Kahit ganun, hindi ako interesado sa'yo. Pero ang ganda ng mga binti mo, ah, sabi ni Cyrus ng may poker face. Gusto mo bang hawakan? Nakangiting tanong ni Amy kay Cyrus. Nang marinig yun, natuliro si Cyrus, hindi. Sigurado kung paano sisagot. Hoy, sagutin mo ako. Gusto mo ba o hindi? Nang magsalita si Amy, lumapit siya kay Cyrus at nagtanong sa isang kaakit-akit na paraan. Bakit hindi? Matapat na tumango si Cyrus. Kung gusto mo, magpursigi ka. Sa sandaling mayaman ka na, magagawa mo ng makahawak ng mga binting kasing ganda ng akin, sabi ni Amy kay Cyrus. Ang mga labi ni Cyrus ay napangiwi. Noong una ay inakala niya nahahayaan siya ni Amy na hawakan ang mga binti nito. Mukhang masyado lang pala siyang nag-iisip. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating silang dalawa sa bahay ni Amy at bumaba si Cyrus sa driveway. Binigay ni Amy ang $80 na pinanggako niya kay Cyrus sa pagmamaneho para sa kanya pauwi. Ngunit tumanggi si Cyrus na tanggapin iyon at sa halip ay kinuha na lang ang phone number ni Amy. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, binigay sa kanya ni Amy ang kanyang numero at binalaan si Cyrus na huwag siyang buluhin. Pagkatapos noon, nagtawag si Cyrus ng taxi pauwi. Sa sobrang pagod niya dahil sa gabing iyon ay agad siyang nakatulog pagkatapos niyang dumating sa bahay. Alas 7 ng umaga, nag-ayos si Cyrus at nagtungo sa eskwela para sa panibagong araw ng klase. Pagpasok ng klase, ang tingin ng lahat ay tila nasa kanya, nakatitig sa kanya sa isang kakaibang paraan. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Cyrus. Ang mga estudyante na ito ay palaging ganito sa kanya. Palagi silang nakatingin kay Cyrus na para bang isa siyang weirdo kaya sanay na siya ngayon. Nang hindi sinasadya, napatingin siya sa upuan ni Kai at Faye. Sa araw na ito, nakita lamang niya si Faye na naroon habang si Kai ay hindi niya nakita. Sa sandaling ito, si Faye ay nakasandal sa kanyang upuan at may binubulong kina Diana, Jenny, at ilan pang mga estudyante na nakaupo sa tabi niya. Nagtataka, lumapit si Cyrus sa kanyang upuan at nagulat noong makita na sina Liam at Ryan ay nakatingin din ng kakaiba sa kanya. Ang lahat ay nakatitig sa kanya na para bang siya ay isang halimaw. Anong nangyayari? Bakit nakatitig kayong lahat sa kinang ganyan? Nalilitong tanong ni Cyrus kina Liam at Ryan. Well, ikaw ang tumingin. Napabuntong hininga si Liam at inabot ang kanyang school bag at naghanap ng ilang larawan at binigay ang mga ito kay Cyrus. Nag-alinlangan si Cyrus ng sandali bago tingnan ang mga iyon. Sa sandaling makita niya ang mga larawan, muntik nang mahulog ang kanyang mga mata mula sa kanyang ulo. Saan? Saan niyo nakuha ang mga to? Tumingin si Cyrus kay Liam at nagtanong, ang kanyang bibig ay Kabanata 170. May ginalit ka ba? Sa loob ng lecture hall, napatitig si Cyrus sa mga litratong nasa kamay niya. Nanginginig ng bahagya ang kanan niyang kamay habang napapalitan ng galit ang kanyang ekspresyon. Mga litrato ito ni Cyrus at Faye na magkasama sa iisang kama. Kahit malabo ang ilang mga larawan, mahahalata pa rin na malambing ang pakikitungo nila .sa isa't isa. Saan mo nakuha ang mga larawang ito? Nagnit-nit ang ngipin ni Cyrus habang tinatanong si Liam sa isang mababang boses. Pagdating ko sa campus ngayong araw, nakita kong nakalagay sa bulletin board ang mga litrato niyo ni Faye. Nalaman ko rin naka-display ito sa bawat lecture hall ng college kaya sinubukan namin ni Ryan ang makakaya namin para alisin ang lahat ng ito.
Kahit buong umaga namin itong ginawa, kakaunti lang ang nakuha namin. Naniniwala akong may iba na ring tumangay ng mga litrato, nagpaliwanag si Liam kay Cyrus habang nakangiwi. Hindi mapigil ang mapamura ni Cyrus nang marinig ito, lintik naman. Sino ba ang may gawa nito? Napagtanto na rin ni Cyrus kung bakit nakaluluha si Faye at kung bakit kakaiba ang titig ng mga kaklase niya sa kanya. Ang mga litratong ito pala ang dahilan. Sa isang sulyap lang, alam ni Cyrus na peke ang lahat ng ito. May ibang nag-edit ng mga larawan. Wala namang nangyari sa kanilang dalawa ni Faye kahit kailan, imposible namang isa sa kanila ang kumuha ng mga litratong ito. Sigurado siyang may gusto lang magbigay ng sakit ng ulo sa kanya. Cyrus, para kang naging artista sa college natin. Marami kayong litrato sa bawat lecture hall. Pamantong hininga si Liam habang kaharap si Cyrus. Sa pagkakataon ito, tinanong ni Ryan si Cyrus habang may pagtataka sa mukha, hindi ba sabi mo wala pang nangyayari sa inyo ni Faye? Sino pala ang kumuha ng mga ito? Tanga. Peke ang lahat ng iyan, galit na sambit ni Cyrus. Ano? Peke. Nagulantang sila Ryan at Liam nang marinig ang sinabi ni Cyrus. Nangangako ako na walang ganitong nangyari sa amin. Sigurado akong may nag-edit lang nito para answeran ako, declare ni Cyrus. Nagitla si Ryan at napatanong siya, ano? May ginalit ka ba? Hindi ako sigurado. Wala rin akong ideya kung ano ang nangyayari, nakasimangot si Cyrus nang tumugon. Ganoon din tumunog ang cellphone ni Cyrus. Agad na inilabas ni Cyrus ang kanyang cellphone at nasurpresa siya nang makatanggap ng mensahe kay Amy. Amy! Nako, Cyrus, masaya ka na ba? Mas sikat ka pa kaysa sa akin sa campus. Pinadalhan rin ni Amy ng isang smiley si Cyrus kalakip ng kanyang text. Pagkatapos basahin ang mensahe, galit na itinapon ni Cyrus ang kanyang cellphone sa tabi *** ng ina. Sino ba ang nasa likod nito? Isipin mong mabuti. May nakaaway ka ba? Kamakailan lang. Sugestyon ni Liam nang may simpatsya. Sa puntong ito, tumayo si Jenny at sinigawan niya si Cyrus. Cyrus, hindi ko inaakalang isa kang walang hiyang lalaki. Tarantado ka, nakakahiya ka. Gulat na gulat si Cyrus at napatanong siya sa pagtataka, ano? Walang hiya ako. Bakit mo naman sinasabi ang bagay na iyan? Alam mo kung ano ang kasalanan mo. Hindi ako makapaniwalang nagustuhan ni Faye ang isang walang kwenta na kagaya mo. Pulang siguro siya noon, galit na. Galit na sigaw ni Jenny. Ano ba ang sinasabi mo? Bakit hindi mo linawin? Napasimangot si Cyrus. Wala ka talagang hiya. Hindi ako. Makapaniwalang nagpapanggap ka pa rin sa puntong ito. Ikaw ang nagkalat ng mga litrato sa campus, hindi ba? Napatitig si Jenny kay Cyrus habang naiirita ang mukha. Anong problema mo? Bakit ko naman? Ipagkakalat ang mga ganyang litrato sa campus. Huwag mo nga akong kausapin. Hindi maintindihan ni Cyrus kung ano ang iniisip ni Jenny. Sino namang tanga? Ang magkakalat ng mga hubad nilang larawan sa eskwelahan. Kung gugustuhin man ni Cyrus na sumikat, hindi niya ito gagawin sa ganitong paraan. Imposible. Tumitig ng masama si Jenny kay Cyrus saka siya muling nagtaas ng boses, emf. Alam naming lahat na pinagbabantaan mo si Faye gamit ang mga larawang ito para makipagbalikan sa kanya. Hindi pumayag si Faye kaya nagalit ka at ipinakalat mo ang mga larawang ito sa lahat ng lecture hall sa campus. Ipinapaalam mo sa lahat na may nangyari na sa inyo, tarantado ka. Huwag ka nang magpanggap. Pinahiya mo si Faye. Gusto mong kamuhian rin siya ng ibang lalaki, hindi ba? Galit na galit si Kay nang makita niya ito kaya nag-drop out siya sa college. Hindi. Gulat na gulat si Cyrus nang marinig niya ang sinabi ni Jenny, hindi niya alam kung paano siya tatanggi. Cyrus, hindi ko inaakalang ganitong klase ka pala ng tao. Nakakasuka ka. Oo nga, naghiwalay na kayong dalawa. Bakit mo pa ito ginagawa? Gusto mo bang sirain ang buhay ni Faye? Nakakairite ka. Cyrus, ang bastos mo. Paano mo nagawa ang ganyang klase ng bagay? Pinagtulungan ng buong klase si Cyrus, puno ng pagkamuhi ang kanilang mga mata. Tapos na ba kayong lahat? Ano bang problema niyo? Hindi niyo ba alam na peke ang mga larawan? Wala pang nangyayari sa amin ni Faye kahit kailan, sigaw ni Cyrus na parabang nawawala ng pag-asa. Tinitigan ni Jenny si Cyrus saka siya nagtanong, peke. Paano mo naman iyan mapapatunayan? Hindi alam ni Cyrus ang sasabihin. Sa puntong ito, naglakad siya papunta kay Faye. Faye, sabihin mo sa
kanilang walang nangyari sa atin at hindi totoo ang mga larawang ito. Nagpatuloy lamang sa pag-iyak si Faye at hindi siya nagsasalita. Koy! Naririnig mo ba ako? Magsalita ka! Bilasin mo at magpaliwanag ka na sa kanila, sigaw ni Cyrus kay Faye habang nauubusan ng pasensya. Bigla ang tumangala si Faye at sinigawan niya rin si Cyrus habang lumuluha, Cyrus, hindi ko inakalang ganyang klase ka pala ng lalaki. Ano ba ang gusto mo? Hindi ka ba matutuwa hanggat hindi mo nasasaya ang buhay ko? Tama ba? Sumunod tumalikod si Faye at tumakbo siya palabas ng lecture hall. Halos malaglag ang panga ni Cyrus nang makita niyang tumakbo si Faye palabas ng lecture hall. Nang masaksihan ang eksena, itinuro ni Jenny si Cyrus at galit na galit siyang bumulyaw, Cyrus, kahit si Faye naaabala mo na rin. Ano pa ang sasabihin mo? Huwag mo kaming lokohin. Sigurado kaming ikaw ang nagkalat ng mga litrato. Nagsimula nang magkaroon ng sari-sariling sa pagkakataong iyon, tumunog ang cellphone ni Cyrus. Tinampot ni Cyrus ang kanyang cellphone para tignan kung sino ang tumatawag. Galing ito kay Margo. Agad na kinabahan si Cyrus habang nakatitig. Sa sprint matapos ang lahat, bibihira lamang siyang tawagan ni Margo. Bukang may nangyaring hindi. Maganda para tawagan siya ng fiancé niya ngayon. Tiinang iya. Natanggap rin ba ni Margo ang mga litratong ito? Sira na ang buhay ko. Umiti ng mapait si Cyrus. Diyos ko. Naging matamis na nga ng kaunti ang relasyon namin ni Margo pagkatapos ko siyang tulungan sa investment. Kung talagang nakita niya ang mga larawang ito, wala na ring kwenta kahit magpaliwanag pa ako. Baka nga hindi niya pakinggan ang kwento ko. Buwisit! Ano ba ang dapat kong gawin? Kuminga ng malalim si Cyrus saka siya tumakbo paalis ng lecture hall habang hawak ang Kabanata 171. Sumakto pa talaga. Pagkatapos tumakbo palabas ng lecture hall, kuminga ng malalim si Cyrus at sinagot ang telepono. Hi, Cyrus. Si Margo to. Ang masayang boses ni Margo ay narinig ni Cyrus sa sandaling sagutin niya ang tawag. Margo, bakit mo ako tinatawagan? May maitutulong ba ako sa'yo? Kinakabahang tanong ni Cyrus. Oh, may mali ba kapag tinawagan kita? Natatawang sagot ni Margo. Nang marinig ang mga salita ni Margo, si Cyrus ay nabigla. Kung nakita ni Margo ang mga larawan na yun, hindi siya magsasalita sa akin ng ganitong. Kalmado, hindi ba? Wala naman. Pwede mo lang akong tawagan kapag gusto mo. Nagulat lang ako kasi hindi mo naman ako madalas tawagan, hindi ba? Mabilis na sagot ni Cyrus. Well, nakalimutan mo bang kukuhain natin ang marriage certificate natin ngayong araw? Nasaan ka na? Sa sandulan kita, mahinang sabi ni Margo. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapabuntong hininga. Nang marinig iyon. Oh, buti na lang at hindi niya nakita ang mga larawan na yon. Nasa college ako ngayon, sagot ni Cyrus. Libre ka ba ngayon? Kung hindi, pwede naman kitang sunduin sa tanghali, nakangiting tanong ni Margo. Oo, libre ako. Pwede ka na pumunta ngayon. Sige, hintayin mo ako dyan, mahinhin na sagot ni Margo. Okay, tumanggong si Cyrus. Pagkatapos ay pinatay ang phone at bumalik sa lecture hall sa sandaling makita ni Jenny na bumalik si Cyrus sa lecture hall. Sinigawan niya ang lalaki ng may seryosong itsura, Cyrus, walang hiya kang jigo ka. Kung ako sayo, mahihiya akong ipakita pa ang mukha ko rito. Dapat ay mapatalsik ka na sa college na to. Sumulyap si Cyrus kay Jenny at walang sinabi dahil alam niyang walang mangyayari kapag nagpaliwanag siya sa ganoong babae. May plano siyang ipahanap kay Thomas ang taong nagpakalat ng mga larawan na ito sa campus pagkatapos niyang makuha ang kanyang marriage certificate kasama si Margo. Oo, maraming ang ginalit na tao si Cyrus nitong mga nakaraan, ngunit wala siyang ideya kung sino ang babawi sa kanya sa ganitong paraan. Ano ang dahilan? Tila para ikalat ang hubad na larawan nila ni Faye sa buong campus. Kakaiba talaga. Knock, knock, knock. Sa sandaling ito, ang pagtunog ng takong ay maririnig mula sa pintuan ng lecture hall. Pagkatapos noon, si Sheila ay marahan na. Pumasok sa classroom. Sa sandaling makita ni Cyrus si Sheila, hindi niya mapigilan na maisip ang nangyari kagabi sa bar. Ang impresyon niya kay Sheila ay lubos na nagbago mula sa isang ordinaryong guro na may pambihirang sexy na fashion style at kaakit-akit na katawan sa isang babae na may tinatagong pagkatao.
Sa sandaling makita ng mga estudyante ang pagpasok ni Sheila, sila ay agad na tumahimik. Ngayong araw, si Sheila ay tila lubos na nakatutuliro. Siya ay mayroong itim na bestida na pinapahalata ang malabote niyang katawan at malalaking dibdib. Ang maganda niyang mukha ay nababalot ng makeup, lubos na pinapatanggos ang palit niyang ilong at malambot na pulang mga labi habang ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang makinis at payat niyang mga binti ay tila nagmukhang mahaba dahil sa kanyang mataas na mga takong. Sa sandaling umakyat si Sheila sa podium, binaba niya ang hawak niyang libro at sinabi kay Cyrus, "Cyrus, sumama ka sa akin." Nang marinig ito, si Cyrus ay bahagyang nagulat. Kahit na alam niyang mayroong mali, tumayo siya at sinundan si Sheila palabas ng lecture hall habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Pagkatapos lumabas ng lecture hall, dinala siya ni Sheila sa isang tahimik na sulok at nagtanong sa isang mahinang boses, "Cyrus, anong mayroon sa pagitan?" "Yun ni Faye. Wala akong balak na makialam sa relasyon niyo, pero hindi mo dapat kinalat ang mga larawan na yun sa kampuas. Nagsanhi yun ng negatibong epekto sa college natin. Nagkakamali ka sa akin, Ms. Moss. Hindi ako ang nagpakalat ng mga larawan na yun sa campus. At sa kapeke ang mga larawan na yun. Matagal na kaming hiwalay ni Faye. At saka, hindi ako kailanman nagkaroon ng ganoong larawan namin," paliwanag ni Cyrus kay Sheila nang may pangit na ngiti sa kanyang mukha. "Ano? Peke ang mga larawan na yon." Si Sheila ay nabigla. "Peke man o hindi ang mga larawan na yon, nagsanhi pa rin yun ng negatibong epekto sa college natin, kaya dapat mong ayusin ang pagkilos mo sa susunod na mga araw. Natatakot ako na hahanapin ka ng principal kapag nalaman niya ang tungkol sa mga larawan na to." "Okay, nakuha ko po. Salamat, Ms. Moss," sagot ni Cyrus sa isang mahinang boses. Sa katunayan, hindi siya kahit kaunting nag-aalala na siya ay mapaparusahan dahil sa mga larawan na iyon. Sina William at Benedict ay alamang tunay niyang pagkatao. Kahit natutuwa ang mga larawan na iyon, hindi sila maglalakas loob na hawakan si Cyrus. "Sige, bumalik ka na sa klase," sabi ni Sheila kay Cyrus. "Ms. Moss, pwede ba akong mag-request ng leave of absence?" "May importante akong bagay na kailangang gawin," sabi ni Cyrus sa isang mahinang boses. Nang marinig ang mga sinabi ni Cyrus, si Sheila ay nabigla at nagtanong, "May problema ka ba?" "Well, mayroon akong mga personal na bagay na kailangang pangalagaan," maikling sagot ni Cyrus. Walang ideya kung paano ipapaliwanag kay Sheila na kukuhain niya ang kanyang marriage license kasama si Margo. Nag-aalinlangan si Sheila ng sandali bago sumagot hang mabilis, "Sige, bibigyan kita ng kalahating araw." "Naintindihan ko. Pakiusap ay mag-ingat ka sa pagkuha ng mga ganoong larawan sa susunod." Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod si Sheila at naglakad patungo sa lecture hall. Tumigil si Cyrus ng sandali at sumigaw, "Sinabi ko naman sa'yo, Ms. Moss. Peke ang mga larawan na yun. Hindi ako naniniwala sa'yo," tumingin sa kanya si Sheila at nagbiro na parang isang makulit na babae. Si Cyrus ay hindi makapagsalita at tinitigan si Sheila. Sa sandaling iyon, tumunog ang phone ni Cyrus. Iyon ay isang text message mula kay Margo, sinasabi na nakarating na siya sa harap ng college ni Cyrus. Iniisip kung paanong makukuha na niya ang marriage license nila ni Margo, ang mukha ni Cyrus ay agad na nagliwanag habang siya ay tumatakbo patungo sa harap ng college. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating na si Cyrus at nakita na si Margo ay nakatayo lamang sa tabi ng kanyang puting Benz. Siya ay mayroong suot na puting bestida na perpektong pinapakita ang mahaba at maganda niyang mga binti kasama ang isang pares ng takong. Ang mahaba niyang buhok ay nakatali sa isang ponytail, pinapakita ang kanyang payat at kaakit-akit na leeg. Siya ay hindi kasing sexy ni Sheila, ngunit siya ay mas elegante. "Margo." Kumaway si Cyrus kay Margo nang may natutuwang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang marinig ang boses ni Cyrus, napangiti si Margo at sinabi sa isang mahinang boses, "Nagkataon na may libre akong oras, kaya naisip kong kuhain na ang marriage license natin ngayong araw. Nadala mo ba ang lahat ng papeles mo?" Nang marinig ito, natigilan si Cyrus. Nang may nahihiyang ekspresyon, sinabi niya, "Sorry, pero naiwan ko ang mga papeles ko sa bahay. Ayos lang bang kuhain natin dun?" "Sige." Tumanggol si Margo at tumalikod upang buksan ang pinto ng kanyang kotse. Sa sandaling iyon, lumipad ang isang piraso ng papel patungo sa paa ni Margo.
Dahil sa pagkabigla, napatingin si Margo at nakita ang larawan sa ilalim niya. Sa sandaling makita niya kung sino ang nasa larawan, naninigas siya sa kanyang kinatatayuan, at gayon din si Cyrus. Laini ang larawan nila ni Faye nang magkasama. Tinang ina naman. Sumakto pa talaga. Napangiti ng mapait si Cyrus at napabuntong hininga.